Okay, topic natin ngayon ay tungkol sa mathematics. Kung paano makuha ang greatest common factor. Para sa mga specialist, yung mga nag-aaral sa grade 8 or grade 7 or sa mababang paralan or elementary, minsan kinaklase din to. Kung paano malaman ang greatest common factor ng dalawang number. Ang tips lang dito para hindi kayo magkamali sa sagot, kailangan kabisaduhin nyo yung formula, alamin nyo kung anong paraan o anong paraan ang ginamit para makuha ang greatest common factor. Huwag nyong kabisaduhin ang sagot kasi sa bawat tanong, pag mag-iba ang number, hindi pare-pareho ang sagot ng number. Importante yung formula, ibisaduhin nyo. Kasi sa tanong, mag-iba man yung number, balibaktari man nila. Kung alam nyo yung formula, alam nyo yung sagot. Ganito lang ang formula para makuha ang greatest common factor. Panuorin nyo. Halimbawa, example. Ang greatest common factor ng 9 and 12. 9 and 12. Pag maghanap ka ng greatest common factor ng 9 and 12, hanapin nyo ang number na pwedeng makadivide sa bawat number. Halimbawa, ang 9, simulan sa lower number hanggang pataas. 1 pwede makadivide sa 9. 1 divided by 9. 2 di pwede. 3 pwede yung 3 makadivide sa 9. 4 di pwede. 5 hindi rin pwede makadivide sa 9. 6 hindi rin pwede sa 9. 7 hindi rin. 8 hindi rin. 9 pwede lang 9 pwede madivide sa sariling number na 9. Next, 12. 1, pwedeng divide sa 12. 2, pwede rin sa 12. 3, pwede rin sa 12. 4, pwede rin sa 12. 5, hindi pwede mag-divide sa 12. 6, pwede sa 12. 7, hindi pwede. 8, hindi pwede. 9, hindi rin pwede mag-divide sa 12. 10, hindi pwede. 11, hindi pwede. 12, pwede yung 12. 12 divided by 12 equals 1. Tapos, yung pinaka greatest common factor ng 9 at 12, hanapin nyo yung same number na meron dito. Yung pinaka mataas na meron dito, 12, walang 12. 6, walang 12. 6, 4, ito, 9, wala rin dito. 3, ito, 3. Ito yung pinaka greatest common factor equals 3. Yan na yung greatest common factor ng 9 at 12 equals is 3. Sample number 2. Number 2. 12 at 12 and 18. Okay, 12. 1. Pwede yung 2. Pwede yung 3. Pwede yung 4. Pwede yung 5. Pwede yung 6, hindi pwede yung 7, hindi pwede yung 8, hindi pwede yung 9, hindi pwede yung 10, pwede yung 11, 12, tapos 18, 1, pwede yung 1, 2, pwede rin yung 2, 3, pwede yung 3, 4, hindi pwede, 5, hindi pwede, 6, pwede, 7, hindi pwede, 8, hindi pwede, 9, pwede, 10, hindi pwede, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hindi pwede, 18, pwede. Hapin mo, tapos 18, wala, 9 to 6. 6 ang greatest common factor. Well, 6. Number 3, example number 3. Bawa ito. Seven and
6. Kahit mag 3-digit number yan, but mayroon pa dito number na isa, same lang ang process, ganyan lang din, no? Hanapin lang yung pwede mong divide. 27 equals 1, pwede 2, pwede 3, pwede 4, pwede 5, pwede 6, pwede 7, pwede 8, pwede 9, pwede 10, di pwede 11, di pwede 12, di pwede 13, di pwede 14, 15, 16, 17, 18, di pwede 19, di pwede 20, di pwede 21, di pwede 22, 22, 24, 25, 26, di pwede 27, pwede 36, plus 1, pwede 2, pwede 3, pwede. Tapos 4, pwede. 5, di pwede. 6, pwede. 7, di pwede. 8, di pwede. 9, pwede. 10, di pwede. 11, di pwede. 12, pwede. 13, 13, hindi. 14, 13, hindi pwede. 14, 15, 16, 17, 18, pwede. 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hindi pwede. 36 na lang yung pwede. So, pinaka greatest common factor niya is 9. Greatest common factor is 9. So, yan ang example ng kung paano kunin ang greatest common factor. Dapat alam nyo yung formula kung paano makuha ang greatest common factor. Kung anong paraan ang gawin para makuha nyo. Kailangan maghanap kayo na pwedeng mag-divide sa number. Kailangan kabisaduhin ng formula, huwag kabisaduhin ang sagot. Kasi pag nag-iba yung question na number, iba rin yung sagot. Kaya dapat kabisado yung paraan kung paano kunin yung greatest common factor. Okay. So, okay. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa inyong napanood. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin natin ang kaya natin. Salamat. Subscribe na lang din kayo sa channel na to para updated kayo na upload na video.